Ito ang Outflow, ilang sandali ng pagdalay ng buhay. Amen. Yun nga ang unang kahilingan ng para tayo maging kahayagan ng Panginoon. No? Una yung makagawa siya ng tahanan sa ating mga puso. Yung ating puso kasi ang central command, control center na kapag na-control ng Panginoon yon, malaya na siyang makagawa sa iba pang bahagi ng ating katauhan. At kapag naokupahan nga daw niya yung ating katauhan, ang resulta nun, tayo ay nagiging buildable. Madali tayong maitayo kahit kanino, kahit saan, kahit anong lahi, kahit anong disposisyon ng ibang mga kapatid sa ibang lugar, saan man tayo magtungo, tayo ay madaling maitayo. Kaya malaking kinalaman ng pagtatayo ng Eklesiya sa pag-settle down ng Panginoon sa ating mga puso. Dito sa mga verses na ngayon, nakita ko yung tatlong bagay. Ang una, nakita natin dito yung highest aspect of the church, which is the fullness of God. Ang ikalawa, andito yung highest praises sa buong Biblia. This is the highest praise. At ang ikatlo ay yung highest commission, highest kind of work na pwede nating gawin tulad ni Pablo. Amen. Yung highest aspect of the church makikita natin dito pagdating sa chapter 3 ng Ephesians ay malayong malayo sa karaniwang pagkaalam ng church ng mga Kristiyano ngayon, di ba? Sa pinakamababaw, ang church na kikilala natin as the assembly. Yung iba nga, sa degraded way to know the church is isang gusali, isang physical na building, isang bungalow o kaya istruktura. Napakalayo, di ba? Nag-improve ng konti kapag nalaman ng mga tao na ang church pala ay is this the assembly, the ecclesia, maganda. Pero malayo pa rin sa kahulugan ng tunay na layunin ng Diyos. Kita natin, ang church is the house of God, the church is the kingdom, and then the body. And then dito sa body, makita natin yung expression, the fullness. Pero yung fullness, by definition, ang fullness pala is yung riches ni Kristo na nagpuno sa church. Kapag tayo ay may kayamanan, pero hindi puno ng kayamanan ni Kristo, hindi pa yun yung fullness. Kasi pag sinabi mong fullness, the fullness of God, ang ibig sabihin pala niyan, punong-puno na ng kayamanan ni Kristo ang church to the point na nag-uumapaw na, saka pa lang siya magkakaroon ng fullness. Ito yung mataas na kahulugan ng church. Ikalawa, nakita natin yung mataas na praises dito sa verse 20. Ano? Itong praises, tawag ng Christianity dito sa part na ito, ay doxology. Yung religious concept ng doxology ay ganitong klase ng papuri. Pero dito ang papuri ay itong kalwalhatian na natatanggap ng Diyos ay actually dun sa verse 16 kahapon, di ba? Sa verse 16 nakita natin na pinanalangin ni Pablo yung kalwalhatian ito, may pamahagi, may sagawa sa mga banal, sa eklesiya, at yung kalwalhatian na isagawa sa eklesiya ay ang kalwalhatiang bumalik tungo sa Diyos sa pamagitan ng eklesiya. Kaya natatamo ni Kristo o natatamo ng Diyos ang kalwalhatian sa pamagitan ng eklesiya. Kaya kung walang eklesiya, walang kalwalhatiang matatamo ang Diyos. At ikaapat, itong spirito at attitude ni Pablo na nagresulta mula sa kanyang panalangin at pananampalataya, magiging katulad din niya tayo na tayo ay maokupahan hindi ng ano pa mang bagay, maging sa ating panalangin, sa ating spirito, sa attitude, yung ating panampalataya, lahat ay para na dito sa layunin na ito ng Diyos. Na anuman ang gawin natin, saan man tayo magtungo, isa lang ang goal natin, ang maitayo ang eklesiya bilang katawan ni Kristo, nang sa ganon, magkaroon siya ng kahayagan at matamo niya ang kanyang kalwalhatian. Kaya sa kalaunan, tayo ay magiging katulad din ni Pablo na yung ating ebanghelyo, yung ating paglilingkod, lahat ng ito ay para sa kanyang layunin, para sa kanyang kalwalhatian. Amen. Praise the Lord.